Ito naman po, kwentong kakaba-kaba naman tayo tungkol sa mga nilalang na umano'y nagpaparamdam sa isang pamilya. Kahit nang lumipat na sila ng bahay, at ang isa nilang anak hanggang pagtulog, hindi umano tinatantanan. Pagpasok ko po doon, parang may sumilip po doon na isang lalaki. Noong nakaraang taon nagsimula ang kalbaryo ni Jusan. Dati po kasi itong stock room, every time na umakyat po ako dito, parang ang bigat po ng pakiramdam ko. Na parang kinikilabutan ako, kaya hindi po ako nakakatagal dito. One time na umihi po ako dyan. Nainginig po ako. Parang kinikilabutan po kasi ako. May nagbubukas po ng doorknob. Tapos sabi ko, wait lang po, may tao pa. Tapos paglabas ko po, walang tao, may isa. Kapag mag-isa siya sa bahay, sunod-sunod din ang nagaganap na pagpaparamdam. Pag mag-isa lang po, mararamdaman mo sila na nandito. Sobrang takot ko po noon. Bumaba na lang po ako agad. Kasi hindi ko na po makayanan yung takot ko eh. Naglumipat sila ng bahay, sumunod pa rin umano ang nagpaparamdam. At ang kinababahala pa ni Jusan, ang 14 anyos at panganay niyang anak ang ginugulo na rin hanggang sa pagtulog. Nung paglipat po namin sa kabilang bahay, nung nawala na po ng tenant doon sa kabilang, nung lumipat kami, doon po nagsimula yung para po siyang tulala. Dumating po yung araw na pagtulog niya po, na bangungot daw po siya. May mga nakikita raw siyang lalaking tila anino. Nanlilisik po yung mata niya. Tapos yung mukha niya daw po nasa mismong harapan niya na. Hindi daw po siya makagalaw nun. Sigaw po daw siya ng sigaw. Tapos, bigla na lang po siyang nagising. Kwento ni Jana, anak ni Jusan. May naririnig pa siya. Para pong may bumubulong sa akin kada dumadaan po ako mag-isa dyan. Boses lalaki po. Parang bulong lang po na hindi ko maintindihan. Medyo mabigat po sa pakiramdam. Feeling ko po may sisilip sa likod ko or may tao sa likod ko. Madalas ito nangyayari tuwing madaling araw. Doon po ako nakaranas ng sleep paralysis. May nakita po akong isang lalaking nakaupo doon sa may bandang likuran ko. Pumikit na lang po ako noon. Pagdilat ko po, bigla na lang po siyang bumungad sa mukha ko. Tinatawag ko po si Mama, pero hindi niya po ako marinig. Kinakabahan po at natatakot. Hindi po din po maintindihan kung ano po yung gusto nilang iparating sa akin eh. Sobrang natatakot na po kasi ako. Hindi ko na po alam kung baka mamaya may mangyari na po sa mga anak ko eh. Kaya ang pakay ng mga nilalang na sumusunod sa kanila. Iba't ibang paramdam kay Jusan at maging sa panaginip ni Jana. Nakakabahala na para sa mag-ina. Kaya para matulungan, pinuntahan sila ng paranormal researcher na si Ed Galuwag. Medyo mabigat eh. Alam mo yung mabigat siya ma'am na parang you're catching your breath. Iba yung pakaramdam. Parang may sumasakal. Inikot ni Ed ang second floor ng dati nilang tirahan. Gamit ang aparatong dowsing rod na kayang magtukoy daw kung saan nagbumula ang paranormal energy. Pag nagsi-CR kayo dyan, meron bang times na parang may biglang shadow na gumaganon? Opo. Ang lakas po nung ano dito sa lugar eh. Sino po yung nakakita talaga na
Yung as in medyo mas malinaw na nakita. Nababangungot po ako. Ano yung senaryo doon sa bangungot mo? Kwarto ko po tsaka po isang lalaking itim. Hinahawakan niya po yung kamay ko tsaka po lumalapit sa akin. So tingnan natin. Ito kasi yung dapat na magkatapat na linya yun. Alin po yung mahaba? Mas mahaba. Kaliwa. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano nakikita mo, ha? May lalaki po. Nasaan? Nasa harapan ko po. Yung kaliwang kamay mo. Iangat mo lang. Sige, ingat mo lang. Turo mo lang na ganyan. Okay? Hinawakan po kamay ko. Saan ka niya sasama? Saan ka niya dadalhin? Sa isang gubat po. Nakita mo yung lugar? Marami na sila. Puro itim. Okay. So ito po yung elemento na sumusunod sa kanya. Tingnan ko, hindi po dito galing to eh. Pala po ba kayong pinuntahan before na anong natandaan ninyo? Sa wildlife po. One time na pinicturan ko po siya dun sa may balete po. Kaya naman ito rin ang paalalang dapat alam mo sa tuwing namumundok. Dobling pag-iingat, lalo na sa mga hindi nakikitang elemento at masasamang espiritu na maaring magambala. Dapat din magdasal. Doon sa pinakikita mo sa iyo kanina, pansin mo, may puno na kakaiba, malaki. Tapos para doon sila nakatayo, para naghihintay. So ibig sabihin, ma'am, sinundan siya. Kahit saan po kayo pumunta, kung susundan siya, susundan pa rin siya. Lakas. Anong pakiramdam? Mabigat. Anong pakiramdam mo ngayon? Sakit pa? Hindi na po. Hindi na? Hindi na mainit? Mabigat pag ginaganyan. Hindi na. Ayan, dinidiin ko na. Pantay na. Okay. Para masiguro na natanggal na kay Jana ang marka na iniwan ng elemento sa puno ng balete sa kanya, pinuntahan din niya ang kasalukuyang bahay ni Najusan kung saan natutulog si Jana. Eh, hindi siya nag-stay sa ganitong area. Especially yung mga lugar na konkreto, hindi siya nag-stay doon. Ayon kasi kay Jana, nahawakan niyang puno ng balete nang kuhanan siya ng picture ng kanyang ina. Itong mga ganitong klaseng elemento ay capable na dalawin ka sa iyong panaginip. So during that time na nagpakita yan sa panaginip mo, eh talagang hindi ka makakagalaw. Kasi iko-contain nila ng energy nila yung paligid mo. Ang 3 AM is very important. Ito yung tinatawag naming witching hour. Kasi meron tayong takot factor dun sa oras na yon. Kasi whether we like it or not, lahat ng tao pag narinig ang 3 a.m., alam nila na, ay, nakakatakot 3 a.m. kasi witching hour, devil's hour yan. So, yung takot natin ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Sa kabilang banda, may scientificong basihan naman ng bangungot. Meron nga bang medical explanation ang bangungot? Totoo nga ba ito? Para alamin ang ilang detalye niyan, makakausap natin si Dr. June Dizon, isang sleep disorder specialist. Magandang hapon sa iyo, Dr. June. Magandang hapon, Kuya Kim, at sa lahat ng nanonood sa inyo ngayon. Dr. June, tayo mga Pinoy, ang ilan ay mapamahiin talaga. Sa siyentipikong paliwanag, ano nga ba itong bangungot na tinatawag? Ang bangungot po ay nagagamit sa iba-ibang sitwasyon. Maaring ito'y dahil sa sleep paralysis na kung saan nagkakaroon ng pansamantalang kawalan ng kakayahan na gumalaw ng katawan habang natutulog. Maaring maramdaman po ito habang papatulog pa lamang o kaya gigising na. Yung pangalawa pong gamit ng bangungot ay ang pagkakaroon ng masamang panaginip o nightmare na isang nakakatakot na experience na nararanasan habang natutulog. At yung pangatlo po, Kuya Kim, na gamit na bangungot ay yung mga namamatay habang tulog na kadalasan ay dahil sa
cardiac disease, no? Sakit sa puso, stroke, o kaya yung hemorrhagic pancreatitis. Pancreatitis. Doc, ano-ano po ba ang posibleng dahilan bakit nararanasan ito ng tao, itong sleep paralysis? Ako po yung nakakaranas po ko niyan madalas eh. Ano pong dahilan po nito? Lahat po ng tao na under stress o may anxiety, mapadahil sa relationship sa pamilya, sa love life, financial, trabaho, kalusugan, ay nagkakaroon ng risk factor para po dun sa sleep paralysis. Tapos dadagdagan pa po ito ng kakulangan sa tulog o di kaya ay irregular sleeping hours, dun po nagkakaroon ng kadalasan na sleep paralysis, Kuya Kim. Tama po kayo dyan, Doc. Madalas po nangyayari yan pagka natutulog ako ng tanghali eh. So, Doc, maraming salamat po sa impormasyong binahagi po ninyo. Yan po si Doc June Dizon. Thank you, Doc. Salamat po.